Bitbit ang larawan ng 41 batang namatay matapos umanong maturukan ng Dengvaxia vaccine, nagtungo sa Department of Justice ang kanilang mga magulang kasama si Public Attorney's Office Chief Attorney Persida Acosta. Kasunod nito, naghain ang PAO ng reklamong reckless imprudence resulting to multiple homicide at paglabag sa Anti-Torture Act laban sa 35 individual kabilang si dating DOH Secretary Janet Garin, mga opisyal ng Sanofi Pasteur Incorporated, Zuelig Pharma Corporation at mga dati at kasalukuyang opisyal ng DOH. Kinakailangan na magsampa ng kaso sa gumawa ng gamot, sa nag-distribute ng gamot, at doon sa mga tao na bumili nito sa malaking halaga. Ang aming pong findings ay highly conclusive, strong, most likely na ito na ang dahilan ba't namatay ang mga anak nila, at hindi po pwedeng coincidence lang namatay ang anak nila. Nakasaad sa reklamo ng PAO, may kaugnayan daw ang pagkamatay ng mga bata sa pagbabakuna sa kanila ng Dengvaxia. Base raw yan sa resulta ng histopathological examination na isinagawa ng PAO sa tissue samples ng 4 pa lang na bata. Hindi mo kailangan maging doktor para malaman mo na ito ay namamaga ang utak, lumalaki ang mga blood vessels, naglalabasan ng mga dugo, extravasation of blood. No? Ito po yung mga internal organs. Emosyonal ang ilang magulang na kasama ng PAO. Dadalawang anak na nga, ito wala pa. Ano eh, tsaka ano, nangarap maging doktor nga. Ay nga, nangarap ko. Tapos katulad, hindi pa tayo papansin ng gobyerno. Ilagahan natin 10 taon. Tapos eh, matuturo ko lang ng dahil sa gamot na. Anak ngayon is graduation niya ngayong alauna. So napakasakit para sa akin na yung mga kasamahan niyang classmate niya is nag-graduate niya yung alaunang hapon na to. Samantalang kami na dito lumalaban din para sa kanya. Sabi ni dating Health Secretary Janet Garin na siyang nagpatupad ng dengue vaccination program, walang basihan ang reklamong inihain ng PAO at mga kaanak ng mga biktima. Pinag-aaralan daw niyang sampahan din ang reklamo ang ahensya sa malisyoso nitong pagkakalat ng maling impormasyon para sa pansariling interes. Sagot naman ng PAO, pag nagpalusa ng kaso laban sa amin, in bad faith siya. Eh may kaso siya eh. Sagutin niya itong kaso niya. Wala akong malicious prosecution dito. Dahil may ebidensya po laban sa kanya. Katunayan, iniimbestigahan nga sila ng Senado eh. Wala pa raw natatanggap ng kopya ng reklamo ang Sanofi Pasteur, pero iginit nitong nasunod nila ang tamang proseso at mga requirement sa procurement ng Dengvaxia. Hinihintay pa namin ang tugon ng mga opisyal ng DOH. Rida Reyes, Nakatutok, 24 Oras.